Magandang gabi, Pilipinas! Kamusta ang naging araw nyo? Sana ay kasing saya ito ng episode ngayong araw. Ako po ang inyong lingkod na si Patricia Garcia at ito ang 10,000 pag-asa. Ngayong araw ay mapapanood natin ang storya ng isang street food vendor mula sa Pasig City. Alamin natin bakit karapat-dapat niyang mabigyan si Nymph Acompanyado ng 10,000 ayuda. Hello po, ako po si Nymph Acompanyado. Ito po yung muntikong paninda. Tara po, kain po kayo. Tikman nyo po. Bali, 5 years ko na pong ginagawa to. Going to Alabang hanggang Pasig po. Ito po yung ginagawa ko araw-araw. Pagising po sa umaga, 3 a.m. gising na po ako. Namamalengke po ako. Pagbalik ko po, lilinisin ko po siya. Tapos, ihahanda ko po siya, re-ready ko po siya lahat. And then, pahinga po konti. Sabay larga, tinda na po. Nung pandemic po, wala po kami tinda palagi. Ngayon lang po nagkaroon, simula ng mais-ais na po yung sitwasyon. Hirap po, wala po kami pambenta, wala makita araw-araraw. Wala pa po 1,000, 800, ganyan. Siyempre, sa magiging sahod mo lang, konti lang, ganyan. Nung nakikitinda pa lang po ako, sinasawra nila ako 150 a day. Tapos yung nagkaroon na po ng biyaya, ito po, nagkaroon po ako ng sarili, sinimulan ko po sa konti para po kahit papano meron po pang araw-araw. Nakikian lang po kami sa palengke, kumukuha kami ng gulay. Nikot po namin sa bye-bye para po kahit papano may pambili kami bigas, ulam. Araw-araw mo lang gagawin siya para kahit papano makasurvive kayo, ganyan. Nung binigyan niya, natanggap ko po yung 10,000 ayuda po ni Sir. Sobrang saya po kasi po kahit papano nabawas-bawasan po yung problema. Yung mga bayarin. Nandito po tayo ngayon sa Taguig City Hall to talk about a little bit yung 10,000 ayuda, but not about the bill per se, but about the 10 people na bibigyan po natin na ngayon. We are not waiting na mapasa yung batas. Basta't sa negosyo, subok ng subok, laban ng laban. Ha? So ito yung 10,000, bilangin mo pagkulang habang nandito pa, mahuli natin, ha? Okay, thank you. Sabi niya po, gamitin ko daw po para pang sarili, ganyan. Tsaka para po, kahit pa paano makatulong din sa iba. Yung nakuha ko po 10,000 kay Sir, ay sobrang halaga po sa akin nun kasi totoosin po, wala naman po kami sarili. Yung nga po, diba, naikitinda lang po ko, kaya po, sobrang halaga po sa akin. Kaya po, nung natanggap ko siya, sinave ko muna para hindi po magalaw kahit sobrang kailangan ko ng pera para po mayroon ko sarili kong negosyo kahit po sa onting simula pa lang po okay na po. Yung ano po kasi, yung ganito po kasi, sabi daw po sa akin nasa 5,000 daw po paggawa. Yung tangki pa po, kalan, tsaka po yung mga iba pong gagamitin. Kaya po kahit pa paano nag-iipon pa po ko konti para madagdagan pa po siya para makabuo ko po yung kailangan ko. Sa mga congressman po na gustong umayon sa gustong gawin ni Sir Cayetano, sana po suportahan po natin siya sa kanyang plano para po makatulong po tayo sa lahat ng tao na nangangailangan. Ayan talaga nga namang nakaka-inspire ang kwento ni Nympha dahil magagamit niya ang 10,000 ayuda para makapagsimula ng kanyang sariling negosyo at hindi na siya mamumuhunan sa iba. Sa mga nagtatanong sa update sa 10,000 ayuda bill ni Senator Alan Peter Cayetano, narito po ang totoo. Kahit na i-file na ang panukalang batas na ito, hinihintay na lang natin probahan ng Kongreso. Kaya hinihingi namin ang inyong suporta. Sama-sama tayong manawagan na maisabatas ito para magkaroon ng one-time cash-out assistance of 10,000 ang bawat pamilyang Pilipino. At dyan po nagtatapos ang ating programa, pero hindi dyan nagtatapos ang ating laban para maisabatas ang 10,000 ayuda bill. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang Facebook page ng ating Senator Alan Peter Cayetano para manatiling updated sa aming mga programa dahil marami pa po kaming upcoming na exciting episodes. Magkita-kita po tayo muli para mapanood ang iba't ibang storya ng pag-asa. Muli ako po si Patricia Garcia at ito ang 10,000 pag-asa.